Good day everyone! Welcome back again for another project selling here from Cavite Home Search. Kayo po ba ay naghahanap ng mga ready for occupancy units o yung mga RFO units dito sa Tansa Cavite? Ito po ang ma-offer ko sa inyo, ang Emerald Residences. Napakaganda po ng location na to dahil one ride bus going to Pitex ay mararating nyo na po ang PI, ang Pitex. So kanina po, galing po tayo sa pinaka-main highway ng Tansa. Yan nga po ay ang Antero Soriano Highway. And then papasok tayo dito sa tinatawag na Cesar Road. Mararating na po natin ang Emerald Residences. Mula po sa Antero Soriano, 350 meters lamang po, narito na tayo sa kanilang project site location. I am Jinky Abing, your PRC accredited real estate service person, and inviting you to please like and subscribe my YouTube channel, Cavite Home Search. Let's start the presentation! Po natin ang SM Tansa. Papunta po tayo ngayon sa Emerald Residences. Kung kayo po ay naghahanap ng mga RFO units or mga ready for occupancy units, nawa ano lang po, almost walking distance lang mula dito sa Antero Soriano Highway, Emerald Residences po ang ma-offer natin. Emerald Residences po ay project po ng Charles Builders. Ang turnover po ng unit niya ay bare finished. Provision for 2 bedrooms, 2 toilet and bath. Malapit po na hospital ay ito, Tansa Family Hospital. Yan po sa kanan. Actually, marami naman pong mga nearby hospital dito. May Tansa Doctors Hospital. And kung gusto niyo po ang tertiary hospital na tinatawag, nandyan po ang Divine Grace Hospital. Mula po sa SM Tansa, 3.3 kilometers po, nasa Emerald Residences na po tayo. Nasasakop po ito ng Barangay Sahod Ulan, Tansa Cavite. Kung hanap niyo naman po ay private school, ayan po, Our Lady of Holy Rosary. Ito po yung isa pa sa mga landmark, yan po ang McDonald's. And then itong Mikara Estate. So, tapat lang po ng Mikara Estate, may kanto po dyan papasok, mga 300 meters po, nandun na po tayo sa project or dun sa Emerald Residences. Ayan, dyan po, ayan, sa nilabasan ng tak na yan, papasok po tayo. Isa pa po sa mga landmark niyan ay kung familiar po kaya sa Jardin ng Postema Resort, dito sa Tansa, malapit na lang, malapit lang po siya doon. Ayan. Postema. Pasok po. Mga 300 meters o mga 2 to 3 minutes. Nandun na po tayo sa location. Ayan po yung Jardin ng Postema Resort. And then, nalampas lang po tayo ng konti. May Pure Mart po dito eh. Pure Mart na yan, katabi ng Pure Mart. Yun na po yung entrance gate. Ayan, ito na po yung entrance gate ng Emerald Residences. Ito na po yung kanilang magiging entrance gate or yung main entrance gate. Ayan, tapos dito naman po ang human entrance gate. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyong bahay or yung unit ay mismong actual turnover unit na po. Dahil dito sa project na to, wala po silang dress-up unit. So, let's go po. Ayan po, kung makikita nyo po, gawa na po lahat yung bahay dito sa project na to o sa subdivision na to. And marami na rin pong nakatira dito, mga unit homeowner po. So, sa ngayon po, meron po tayo ditong available, yan, sa block 1 po. Block 3, so yung block 1 and block 3, parehas po yan perimeter
area. And then meron din po tayo sa mga block 8, 9 up to 12 po. And let's go po sa kanilang deliverable or actual turnover unit. Dito tayo. So tayo po ngayon ay narito sa kanilang irregular cut unit. So yung kanila pong minimum cut unit dito ay may lot area na 40 square meter and floor area po ay 52 square meter. Bare type finish po ang kanilang turnover. Provision for 2 bedrooms and 2 toilet and bath. Wala po silang designated parking, pero kung gusto niyo po ay may parking, meron naman po sila ditong mga cut ng lote na may parking. So as you can see po dito, ito po ang cut ng lote po na to ay nasa 48 square meter. So may provision siya for parking. Pero kung minimum standard po tayo ay 40 square meter lamang po, ang kanilang magiging space sa harap ng bahay ay meron lamang pong 2 meters. Mula dito sa wall, 2 meters po yung 40 square meter lot. And let's go po sa kanilang interior ng bahay. So ito yung kanilang front door, metal flash door po ito. Ayan, kaya matibay po, hinaanayin. And then, ayan po, makikita nyo po yung bahay. So sa ngayon, pasensya na kayo kasi wala nga sila talagang designated na model unit or dress up. So ayan, medyo may kalat. Pero yan naman po, visualization na lang po. Bare finish, so kayo po yung magpapapintura, magpalagay ng inyong prepared tiles po dito. Ayan, kayo masusunod kung anong design ang gagawin nyo dito. And then yung ating turnover ng kitchen, so wala din tiles, wala din cabinet, kayo rin magpapa-improve. And then tiny circuit panel board dito. Ayan, naka-ready na po ang mga outlet and switch, pati po yung mga lagayan ng ilaw. And then, yung ginamit po nila dito sa second floor nila, ayan, nakita nyo po, roof deck po yan. And ang kagandahan po talaga dito sa Charles, yung mga unit turnover nila ay talaga po matibay. Ayan, nakikita nyo naman po, malalaki yung mga biga na ginamit. At isa pa yung kanilang finishing, ito ay ganito po nila, yung plastering na tinatawag po, makakapal po talaga siya. Kaya naman, kahit na kayo po ay magkakatabing unit, hindi po kayo magkakarinigan ng inyong mga kapitbahay. And dito naman po yung setback nila. Ayan po. So, pwede nyo itong baklasin para i-extend na po yung inyong kitchen area. So, meron tayo ditong setback na 2 meters. Ayan po, kayo mag-enclose nito at magpapabubong. Katulad po nung, ayan, may unit owner na po tayo. Ayan. Ayan, ganyan po yung pinagawa nila. And yung deliverable po ng kanilang toilet and bath dito sa first floor, ayan, nakikita nyo naman po, bare pa siya. Pero upon turnover naman po, complete fixtures naman po ito. Ang difference lang, ayan, wala po yung mga tiles. So, kayo as unit homeowner ang maglalagay po at saka yung kisan. Ayan. And let's go na po sa second floor. So, makikita nyo naman po, matibay yung buhos ng ating hagdanan. Ayan, meron tayong 3-step na cemented. And then, yung staircase, ayan, nakita nyo po, tubular metal. And then, yung step po dito ay combination of metal case and cement. Ayan, dito na po tayo. Ayan, makikita nyo naman po. Bare finish din po. Pero ang pagandahan, napakataas po ng kanilang ceiling. Ayan, pag naglagay kayo ng kisame dyan, taas pa rin po yung magiging bahay nyo. Ayan, ang taas ng bubong po natin. Kaya pag nagkisame kayo, hindi talaga siya magiging mainit. Ayan. And then, ito po yung location ng ating second toilet and bath. Ayan, dito sa second floor. So, wala pa rin talaga siyang fixture kasi upon turnover pa po yan nilalagyan talaga. Kapag diniliver na sa inyo yung unit, saka pag nag-punch listing po kayo, complete na po yung accessories na ibibigay sa inyo. And yung kanila po palang turnover ng mga bintana, ayan, makikita nyo po, steel casement po. Ayan. Tapos meron na tayo ding grease dito. Ayan, hindi katulad ng iba na naka-sliding na. So, kung gusto yung sliding, kayo na po yung
magpagawa. Ayun. So, tapos na po tayo. Tulad nga po na nasabi ko, wala tayo ditong dress at kaya deliverable yung turnover lang po yung mapapakita namin dito. And next po, pakita natin sa inyo yung community ng lugar na to para may idea kayo. Let's start. So, ito na po yung community ni Emerald Residences. Sa lahat po ng bahay dito ay nakatayo na po talaga. Kaya makikita nyo na po yung unit based sa inventory para mapuntahan nyo po in actual. So, ito dito po, sa block 1 na ito, irregular cut po yung lote niyan, 44 square meter. So, pwede siyang mag-parking sa harap po ng bahay nyo. Ikutin lang po natin. So, perimeter area po yan, yung block 1 na yan. Ayan. Halos maliit lang naman po itong subdivision na to. Ayun, nilinis na nila dyan, o. Yung water tank nila. Ayan, may mga nakatira na dito. Nagpagawa na rin po. So, ngayon po, marami pa naman tayong inventory dito sa block 1, block 3, block 8. So, ito na yung block, area ng block 12 na po ito eh. Tapos, ito yung clubhouse nila. Ayan, wow, may sariling water tank po sila dito. Ayan, clubhouse. And, ito yung magiging basketball court. Sa ngayon, wala pa yung pinaka-ring. Ayan. So, ito na yung block 3 po. Perimeter area din. Ayan, yun. Yay! Okay. Ito yung block 8. And then, eto nga po, yan, may mga available pa po tayo dyan. So, irregular cut po yan, 44 po yung that area niyan. Ayan, tapos palabas na po tayo ng gate. Ayan, isa pa po sa kagandahan dito, napakalapit niyo po sa school, elementary school. Ayan po yung school na. Ayan, yung kabilang bakod, elementary school na po yan ng Bienvenido Pojas Elementary School. So, ayan na, palabas na tayo. So, kayang ikutin lang yung subdivision na ito. So, ayan po, marami pa pong open. Kung nagmamadali kayo, na gusto nyo na makalipat. Kahit payable installments po ito, kung may budget naman po kayo, is podcast nyo na po para mabilis po yung process ng application kay pag-ibig. For the recap po, si Emerald Residences ay matatagpuan dito sa Barangay Sahod Ulantan sa Cavite. Ang kanyang developer ay Charles Builders Development Corporation. The contract price ay 2,012,000. Ang loanable value po ay 1,806,000. Down payment of 206,000. Payable yan at 12 months. Monthly down payment ay 16,750. Estimated monthly amortization sa loob ng 30 years ay 11,268 and ang kanyang required income ay 33,000. So, pwede po dito ang co-borrower as long as na willing siya makipag-cooperate, lalong-lalo na po sa mga requirements dahil same requirements po kayo ni principal buyer. Kung nagustuhan nyo po, pwede na po kayo magpa-tripping. Kontakin nyo lamang po ako sa aking contact details na makikita nyo po sa comment section ng vlog na ito. Again, I am Jinky Aben and we give the best assistance to of buying your own home. Thank you for watching our vlog. See you again on our next pictures project dito sa Cavite Home Search. Thank you!